Meron ka din bang tanim na bougainvillea? Nahirapan ka din bang pabulaklakin ito? Ano nga ba ang dahilan bakit hindi namumulaklak at lumalaki ang tanim mong bougainvillea? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang mga maling bagay na ginagawa mo sa halamang bougainvillea na dapat mong iwasan upang dumami ang mga bulaklak nito. Ang halamang bougainvillea ay isa sa mga halaman na popular dito sa Pilipinas na kung maaalaga ang mabuti ay magbibigay ng mga bulaklak buong taon. Ngunit para mangyari ito, kailangang iwasan mong gawin ang mga sumusunod na bagay upang mamulaklak ang halamang ito ng sagana o kumpul-kumpul. Iwasan ang madalas na paglalagay ng fertilizer. Magiging masaya ang bougainvillea kung bibigyan ito ng kinakailangan niyang fertilizer. Mas mainam na ilagay ang fertilizer na mababa ang nitrogen, ngunit mataas naman sa phosphorus, upang mamulaklak ito ng kumpul-kumpul. Maaari ding gumamit ng organic fertilizer gaya ng balat ng itlog, mga nabulok na pinagbalatan ng prutas at gulay, Epsom salt, at maaari ding gumamit ng tinunaw na betchin upang lumago ang halamang ito gaya ng ginagawa ng iba. Maaari ding magdilig ng ihi ng tao na hinalo sa tubig, na karaniwang ginagawa ng iba bilang pampabulaklak. Ngunit iwasan ang madalas na paglalagay ng fertilizer dahil ang madalas na paglalagay nito ay nag-i-encourage sa halaman na magkaroon ng mas maraming dahon at hindi ng bulaklak. E nire-recommenda na kapag established na ang bougainvillea, paminsan-minsan na lamang ito bigyan ng fertilizer dahil kaya nitong mabuhay nang wala ito. At mas lumadami ang bulaklak nito kapag stress ang halaman dahil mas uunahin nito ang pagpaparami sa pamamagitan ng paglalabas ng bulaklak kaysa pagpapalago ng dahon. Huwag itong didiligan ng madalas o i-overwater. Ang pagdidilig ng tubig araw-araw sa halamang bougainvillea ay hindi magandang ideya kung nais mong mamulaklak ito ng marami. Kapag laging basa ang lupa ng halamang bougainvillea, magiging madahon ito at hindi ito magbibigay ng maraming bulaklak. Mainam na diligan lamang ito kapag nakitang tuyo na ang ibabaw na bahagi ng lupa. O kaya naman, kapag hindi tag-init, isang beses kada linggo ay sapat na upang mapilitang maglabas ng maraming bulaklak ang halamang bougainvillea. Ang sobrang pagdidilig ng tubig ay maaari ding ikamatay nito dahil kapag nababad ang mga ugat nito sa sobrang basa na lupa, magkakaroon ito ng fungal diseases at maaaring mabulok ang mga ugat nito. Ngunit nakadepende pa din ito kung saan nakalagay ang halaman. Hindi pagpo-pruning o pagbabawas ng mga sanga. Lumilito ang mga bulaklak ng bougainvillea sa mga bagong tubong mga sanga, hindi sa mga luma. Kaya naman, mas dadami ang mga bulaklak nito kung mas maraming bagong sanga ang tutubo. Ang pagpo-pruning o pagpuputol ng mga lumang sanga ay nakakatulong upang ma-encourage ang halamang ito na mamulaklak ng marami. Kapag hindi mo pinutulan ng sanga ang halamang ito, maaaring lumago ang halamang ito na kakaunti lamang ang bulaklak. Kaya naman, ang pagpo-pruning ay inirekomenda na gawin sa halamang ito. Ngunit iwasan din ang sobrang pagbabawas ng sanga dahil maaaring maraming enerhiya ang mawala sa halaman. Ang katamtamang pagbabawas ng mga sanga at regular na pagpo-pruning ay sapat upang hindi ito masobrahan sa pagpo-pruning para mabilis agad itong makarecover. Huwag na huwag itong ilalagay sa mga lugar na hindi direktang naaarawan. Ang halamang bougainvillea ay nangangailangan ng direktang sikat ng araw. Isa ito sa mga halaman na gustong-gusto ang warm temperature at mainit na klima. Mas nagiging marami at makulay ang mga bulaklak nito kapag nakakakuha ito ng sapat na sikat ng araw bawat araw. Kaya naman, kung napapansin mo na kaunti ang bulaklak ng halaman mo o hindi ito namumulaklak, baka kulang ito sa direktang sikat ng araw. Mabuting ilipat ito ng pwesto na makakakuha ito ng 6 hanggang 8 oras na direktang sikat ng araw. Iwasang ilagay sa malamig na lugar. Ang halamang bougainvillea ay kayang makatagal sa mga lugar na mayroong mainit na temperatura. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na ito mabubuhay sa mga lugar na mayroong malamig na temperatura. Ang halamang ito ay napaka-flexible dahil kaya nito maka-adapt sa malamig man o mainit na temperatura. Ngunit sa mga mayroong winter season na bansa,
mahihirapang mabuhay ang halamang ito. Ang halamang ito ay kayang mamulaklak buong taon sa mga lugar na mayroong mainit na klima. Maaari lamang mapigilan ang pamumulaklak nito kapag sumapit ang tag-ulan at taglamig na panahon. Huwag itong ilalagay sa madikit na lupa at sa paso na di ba ganda ang drainage. Gaya ng nabanggit sa unahan, ang bougainvillea ay mas gusto ang lupa na mayroong magandang drainage o lupa na hindi nag-iipon ng tubig. Mahirapang mabuhay at mamulaklak ang bougainvillea sa lupa na laging basa o yung lupa na malagkit dahil maaaring mabulok ang mga ugat nito at magkaroon ng fungal diseases. Kaya naman, upang ma-encourage na mamulaklak ng marami ang halamang ito, itanim ito sa lupa na mayroong magandang drainage. Kung nakatanim naman sa paso, siguraduhin na sapat ang butas ng paso upang hindi ito naiipunan ng tubig. Ano ang masasabi mo, Kaurban, sa mga nabanggit namin na bawal mong gawin sa halamang bougainvillea? Meron ka bang paraan o sikretong paraan sa pagpapabulaklak ng bougainvillea? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. I-share na din ang video na ito sa iba para marami pa ang makaalam tungkol dito. Bisitahin ang aming channel para sa iba pang makabuluhang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!